Y a ver. First reading. Pagbasa mula, okay. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harap nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumindig kayo, ako'y tao rin katulad niyo. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang natanto na walang ipinatanggi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa bansa. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga nanampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkakalooban din ng wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi... Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang nakakahadlang na bininyagan sila sa tubig? At inutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, siniling ito kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wala na yung second reading. Jonal. O kami na lang. Pagbasa mula sa sulat ni San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, nihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang buktong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig, sa hindi inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa iyo. Walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay
para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng naririnig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga. At mananatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Wala na? Bawasan na? Ano? Wala nang kukur talaga ako. Ano ba yun? Doos, yeah. Reflection po. Sa first reading, ito yung nakilala natin dito si Kapitan Cornelio na kapitan ng isang lugar na tinatawag na Caesarea o Caesarea. Si Kapitan Cornelio, ginagalang siya dun sa lugar nila. Isa rin siyang mabuting tao na may takot sa Diyos. Tapos, ginagalang din siya ng mga Hudyo. Siguro, sa pagkaakala niyang ibang level yung pagiging blessed ni Simon Pedro, sobrang ginalang niya rin to na to the point na magpatira pa or lumuhod siya na halos dumapa sa harap ni Simon Pedro nung nakaharap niya to dahil pinasundo niya to sa mga tauhan niya. Pero pinatayo siya ni Simon Pedro dahil sinabi ni Pedro na tumayo ka dahil pareho lang tayong mortal, pareho lang tayong tao. Hindi ako, parang hindi siya karapat-dapat na sambahin nitong ni Kapitan Cornelio. Sa buhay natin, parang ganun din. May mga points sa buhay natin na ginagalang tayo, na alam naman natin hindi tayo karapat-dapat sa sobrang praise na yon, sa sobrang paggalang, sa sobrang praise na ginagawa sa atin ng mga tao. Pero si Lord, ginawa niya tayong kagalang-galang sa harap ng maraming tao dahil alam niya na karapat-dapat tayo sa posisyon na gano'n. Pero kapag pinagpala tayo ni Lord na magkaroon ng ganitong posisyon, kailangan ba natin siyang gamitin sa mga bagay na panlalamang ng ibang tao? Or kailangan natin siyang gamitin bilang or para makatulong din sa ibang tao, lalo na sa pagpapalaganap ng mga salita niya? So yun lang po yung marireflect ko dun sa first reading. Next. Mahina po ba? Alam, sis, malakas na. Okay.
Hindi ako. Dagdag ko doon. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa ang bansa. So parang ano, yung sinasabi na nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya. Yung pinalulugdan ng Diyos yung gumagawa ng mabuti. Yung naniniwala sa kanya, nagsasamba sa kanya, yung sumusunod sa mga agustuhan ng Diyos na yung mga mabuting gawa, hindi lamang sa sarili mo, maging sa kapwa. Yun yung gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, isa yun sa kinalulugdan ng Panginoon. At saka yung mga bagay na nais lang naman ng Panginoon sa atin, yung magmahalan tayo, matuto tayong mahalin yung kapwa natin. Parang yun lang talaga, yun ang inaano niya sa atin. Kasi kapag mahal mo yung kapwa mo, kung kayang-kaya mong gumawa ng mabuti, gumawa ng tama, kagaya ng pagpapahalaga at pagmamahal mo sa pamilya mo, lahat magagawa mo, makakaya mong gawin para sa ikabubuti ng pamilya mo. So, ganun yung nais niya. Yung kapag matuto kang mahalin yung kapwa mo, magagawan mo ng mabuti, puro mabuti, kabutihan lamang yung gagawin mo sa kapwa mo kapag natututunan mo mahalin yung kapwa mo. Kaya yun lagi ang inaano ng Panginoon na mag-ibigan kayo, magmahalan kayo. So parang talagang inaano niya sa atin na talagang parang gustong-gusto niya talaga ipaano sa atin na yun lang ang tanging susi para sa ikabubuti ng lahat ng tao sa mundo. Yung pag-iibigan, yun lang po. Nagsasalita pa si Pedro. Bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang mga ito pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Parang dito sa part na to ng quest reading, pinapaliwanag dito na walang pinipili ang Panginoon. Kasi parang nung panahon na yun, parang ang tingin ng mga Hudyo is parang sila lang ang pinili ng Diyos. Ngayon, nagulat sila nung pati dun sa mga hintil, bumaba ang Espiritu Santo. So, isa lang ang ibig sabihin nun na ang ating Panginoon ay walang pinipili kiano kang lahi. Parang sa atin, kung makasalanan ka, basta natuto kang magsisi, wala siyang pinipili. Lahat ng tao ay kanyang minamahal. Kasi nga dito, lahat bumaba ang Espiritu Santo. So, ito lang yung assurance ng binibigay na nakikita natin dito na ang ating Panginoon ay walang pinipili. Fair siya sa lahat ng tao. Yun lang po. Amen. Ang gustong magdagdag. Si Louie daw. Good evening. Evening. Kumusta kayo? Mabuti naman. Para sa akin yung sa first reading, nalulugod ang ating Panginoon sa mga may takot sa Kanya at ang mga gumagawang matuwid. Kumbaga, kahit sino naman eh, di ba? Kung basta sumusunod tayo, kahit sa asawa natin, pag sumusunod tayo sa asawa natin,
kinalulugdan tayo ng asawa natin pag wala tayong ginagawang masama at gawa-gawa tayong matawid, di ba? Ano Diyos? Kaya ano sinasabi niya? Kumbaga, sundin lang natin yung utos ng Panginoon sa atin, gawin yung mga tamang gawain, at syempre, lumayo tayo sa mga masamang bagay. At doon, matututunan natin na tayo'y mamahalin talaga ng Panginoon at lahat ng hilingin natin sa Kanya ay pagkakaloob niya sa atin. Yun lang para sa akin. Amen. Oh, susundan daw ng masawa. Pumapik talaga. Walang iba. Okay, yun din yung verse. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Dito kasi parang pinapakita rin ng Panginoon regardless sa anong lahi natin, anong pinagmulan natin. Basta nasa matuwid ka, tama yung ginagawa mo, sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon at kalulugdan ka niya regardless, di ba? Kasi parang yung sa history nga yung sa Bible, di ba? Dati kasi parang meron silang discrimination na nangyayari. Pero dito pinahayag ng Panginoon nga na regardless na kung hintil ka o ano man, basta kung saan man, basta sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, ano, okay sa kanya yun, kahit sa ang mula. Yun lang po. Amen. Ano ba? Ayan na ba? Ano ba? Nalito. Oo, nagtagal. Doon sa first reading, naririnig niyo ba kami? Okay po. Yung, late kami eh. Delayed. Video lang yata. Ha? Video. Pero yung boses hindi. Oo. Dadagdag na lang ako dahil doon sa first reading, halos lahat naman eh, naano nyo na. Yun nga, si doon sa ikalawang pag sa unang pagbasa dahil si San Pedro doon sa pagpapahayag niya ng muling pagkabuhay ni Kristo ay dahil sa puspos nga ng Espiritu Santo at yung mga nakasaksi dito ay halos magpatira pa sa kanya dahil nakita nila na nagsasalita si San Pedro sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya sabi dito na huwag siyang bagay, hindi siyang dapat sinaway niya yung taong kumbaga ipinapahayag dito ni San Pedro na hindi siyang dapat na luhuran, kumbaga yung pagpapatira pa dahil halos lahat ng nando doon ay pinagkalooban ng Espiritu Santo. Nang dahil dito, nakita dito yung naging saksi dito, nasaksihan na lahat dito na walang itinatangi ang Diyos. Dahil kumbaga lahat ng nasaksihan ng karamihan yung mensahe na gustong iparating na mensahe ng Diyos na hindi siya tumatangi sa tao para sa mga pangako ng kaligtasan.
maging Hudyo man siya, Intil. Kaya ang bawat tao ay ibinigay ng misyon ay hinirang upang mamunga na masagana ang pag-ibig ng Diyos Ama sa patuloy na paglaganap ng kaharian ng Diyos. Kumbaga kasama na tayo dito dahil dun sa pinagkaloob na Espiritu Santo, ang bawat tao ay makikita mo yung pagmamahal ng Diyos lalo na sa atin. Dahil kung hindi nangyari yung muling pagkabuhay na tinubos tayo sa kasalanan, eh walang saysay itong samangsa ngayon, magawalang hindi natin matatamasa yung kaginawahan ng Kristiyano ngayon. Kung ipapalagay mo yung mga naranasan ng mga Kristiyano noon na sobrang hirap, na nakaranas sila ng talagang wala, hindi makataong pagpaparusa para lang maipahayag nila yung mabuting balita, eh napakalaking sakripisyo ang ginawa nila. Kaya sa ngayon, dahil dun sa pinagkaloob sa ating Espiritu Santo, ang bawat tao ay nagkakaroon ng lakas ng loob na maging matatag sa mga dinadaan ng pagsubok. Kaya nang dahil din sa Espiritu Santo, eh tayo ay pwede tayong makasunod sa kagustuhan ni yung misyon na ipinapaano sa atin na maging ano tayo, maging saksi tayo dun sa mga sa mabuting balita na kailangan ma-share natin ito para mas marami ring mabiyayaan. Kumbaga, dahil lahat naman tayo anak ng Diyos, walang itinatangi. Kumbaga, walang pinipili. Maganda ka, pangit ka, lahat pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Ito yung dito sa first reading, yung pagkaka ano ko. Yun lang po. Amen. Amen. O second reading na. Kawa na, Kuya Buboy. Second reading. Sino second reading? Tayo. Ay, tayo rin pala. Mauna ka na. Second reading. Sa second reading po, ang pagkakaintindi ko dito, sabi niya, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So malinaw, di po ba? Yung pag-ibig na gagaling sa Diyos. Sabi nga po, bago tayo natutong umibig, inibig muna tayo ng Diyos. Dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos, pinadala niya yung kanyang bugtong na anak para matubos tayo sa pagkakasala. Kaya ay pinakita ng Diyos na nauna siyang nagmahal sa atin bago tayo natutong magmahal sa kanya. O yun lang po, ang Diyos ay pag-ibig. Amen. O yun na. Eh, pag hinabaan ko, hagip na yung gospel eh. Halos kasi, ano mo na. O, next! Next. Ma, next. Sige, amayan na ako. Amayan na daw si Super Debbie niya. Ah, ito lang. Sige na. Dagdag ko na lang. Doon sa ikalawang pagbasa, bali, ipinaalaala dito ni San Juan yung pinaalaala ni San Juan dito kung gaano tayo lubos na minamahal ng Diyos. Dahil sabi nga,
ibinigay ni Jesus para ibinigay ni Jesus ang ibinigay ni Jesus para sa pagtugos na sa atin mula sa atin ng mga kasalanan. Kumbaga ibinigay siya ng Ama para tubusin yung mga kasalanan natin. Kaya tayo ay nagkaroon ng muling pagkabuhay. Siya ay muling nabuhay bilang tagumpay ng pag-ibig na yaon na binahagi sa iba pang upang mapuno ng kagalakan at pag-asa. Dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, at ito ang ipinahayag ni San Pedro. Kaya dito sa ikalawang pagwasa, ganun na lang yung makikita natin yung paano tayo minahal ng Diyos. Kumbaga walang yung unconditional love. Kumbaga wala siyang hiningi sa ating kapalit kundi makikita natin na kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At ganoon na lang yung hinihingi din niya sa atin na dapat tayo ay maging kumbaga tularan natin yung pagmamahal ng Diyos lalo-lalo na sa ating mga kapwa. Dahil napaka halaga ng pag-ibig dahil kung iniibig na kung nananatili yung pag-ibig sa bawat tao ay siguro wala nang makakagawa ng masama sa kapwa dahil iniibig mo yung tao mo, hindi lang yung pamilya mo, hindi lang yung asawa mo, hindi lang yung mga malapit sa iyo. Kumbaga mamaya dito sa gospel, makikita natin yung halos magkaka-relate to eh. Puro pag-ibig yung ng mga readings ngayon. Kaya yun yung pinapaalaala dito ni San Juan na kailangan mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos yung pag-ibig. At sabi nga dito, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Kaya kung umiibig tayo, ay isa tayo sa anak ng Diyos. Pero kung hindi natin kinikilala ang Diyos, hindi tayo umiibig, ay hindi tayo anak ng Diyos. Kumbaga hindi natin kinikilala ang Diyos, hindi tayo nakakonect sa Kanya. Kaya kailangan yung pag-ibig, ipakita natin yan kahit sa kapwa natin. Dahil kung may pag-ibig tayo sa puso natin, masasabi na talagang ano tayo ng Panginoon. Yun lang. Amen. Yun yung magdaragdag. Sister Lynette. Brother Leo. Ako sa second reading ay paglilinaw dito ang ating Panginoon ay itong sulat ni Apostol San Juan na para sa atin na nagsasabing iniibig ko ang Diyos, parang bago pa natin masabi yun, dapat nating tandaan na siya ang unang umibig sa atin kasi nga nakalagay dito na hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At ang patunay dito ay yung sinugo niya ang kanyang bugtong na anak para maging handog at sa ikakapagpatawad ng ating mga kasalanan. So, bago natin isipin na sabihin na iniibig ko ang Diyos, dapat natin itanim sa isip at puso natin na siya ang unang umibig sa atin. At wala tayong karapatang magmalaki na sabihin natin iniibig natin ang Diyos. Siya ang mas sigit na umibig sa atin. Yun lang ang sa akin. Amen. Ako dagdag din. Halos ganun din. Kasi parang sa atin, hindi naman natin kailangan sabihin lagi na mahal natin ng Diyos. Siguro ang gusto lang naman ng Panginoon yung
maipakita natin yung pag-ibig natin sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa at pagsunod sa kanyang kagustuhan. Ano lang ba yung kagustuhan niya? Ibigin natin ang kapwa natin. So parang lagi niya lang namang parang dun sa sinasabi na Diyos ay pag-ibig, talagang napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung lang yung ibigay niya yung sarili niyang anak, yung kaisa-isa niyang anak, 'di ba? Napaka ano na kung gaano tayo kamahal ng Panginoon na lahat na naialay na niya yung buhay ng anak niya, naialay na niya. So parang siguro parang inaano niya lang din sa atin na matuto lang tayong magmahal, matuto lang tayong ibigin yung kapwa natin na parang paulit-ulit niya eh, paulit-ulit na niyang inaano sa atin na pagmamahal lang ang solusyon na maging maayos yung buhay ng kapwa natin, maging maayos ang siguro kung lahat na tulad ng Diyos na nagmamahal, walang naghihirap, walang nahihirapan, walang makasariling tao kung talagang yung matutunan nila kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos na parang isa buhay nila na yung nais lang naman ng Panginoon yung mahalin yung kapwa. Yun yung ano natin dito na siguro kung lahat ng tao matutong magmahal, hindi lamang sa sarili nila o nagiging makasarili sila, siguro napakaganda ng buhay. Hindi walang nagugutom, walang nahihirapan. Kasi hindi mo kayang tiisin na may nahihirapan . Pero mas marami pa rin yung tao na sarili lang nila yung iniisip nila. Kaya mas marami yung naghihirap, marami ang nakakaranas ng hindi maganda. Kasi mas marami pa rin tao na hindi nila ganun pa ka ano yung pag-ibig ng Diyos. Parang puro pag-ibig sa sarili pa rin yung pagiging tao nila, nangingibabaw pa rin yung makamundong bagay sa mga tao. So sana lahat makaramdam na ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Sana lahat ng tao makaramdam ng ganun na para sa ikabubuti naman ng lahat. Yan lang po. Go, Sis Jess. Nakikita ko nag-unmute ka ni. Gospel na ba tayo? Second reading. Yung second reading kasi same lang din ng gospel. Gospel na ang magsasalita. Naubos na nga, nasabi nyo na nga lahat . Ikaw, may sasabihin ka daw, darling. Wala din yata. O, gospel na tayo. Okay na. Yan, gospel. Wait.
sabi dito, ang gospel ay tungkol sa vision at mission na hinahayag ni Jesus. Ipinapakita dito ang pagmamahal ni Jesus para sa atin. At inuutos na magmahalan tayo. Hindi natin siya pinili, ngunit pinili niya tayo upang humayo at mamunga at panatilihin ang bunga na yun para pag may hiniling tayo sa Ama ay ipagkakaloob niya. Para ibinigay sa atin ni Jesucristo ang pinakadakilang halimbawa ng Hindi ako marinig? Marinig kasi. Okay. Ulit. Binigay sa atin ni Jesucristo ang pinakadakilang halimbawa ng pagmamahal niya nang sabihin niyang walang lalong dakilang pag-ibig kaysa rito. Ibigay sa isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kalaunan ay nagbayad sala siya para sa ating mga kasalanan. At sa huli, inalay ang kanyang buhay para sa ating lahat. May alay natin ang ating buhay para sa ating mga minamahal, hindi sa pamamagitan ng pagkamatay para sa kanila, kundi sa pamumuhay para sa kanila. Pag-uukol ng panahon sa kanila, pagiging bahagi lagi ng kanilang buhay, paglilingkod sa kanila, paggalang, pagiging magiliw, at pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa ating pamilya at sa kapwa-tao. Gaya ng itinuro ng tagapagligtas, lahat ng kumbaga sa ano, huwag natin ipagpabukas ang mga maaari natin gawin ngayon. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Love one another. Ito po ang habilin sa atin ni Jesus. Ngunit bago ko mahalin ang iba, mahal ko ba ang sarili ko? Bakit kailangan mahalin ko ang sarili ko? Kasi mahal tayo ng Diyos. Ito ang isa sa pinakamabigat na mensahe niya bilang isang Kristiyano. Mahal ako ng Diyos at naniniwala ba kayo na mahal tayong lahat ng Diyos? Oo, naniniwala tayo. Kahit na gumawa pa tayo ng pinakakarumal-dumal na gawain at may mahal tayo na gawain, ay mahal tayo ng Diyos. Kahit nga pinakamasamang tao sa Biblia na si Menasi, na sinunog ang kanyang sariling anak bilang alay sa mga Diyos-Diyosan, ay mahal ng Diyos at hindi lang yun, ay nabilang pa siya sa isa sa mga ninuno ni Jesus. Kaya uulitin ko po, naniniwala ba tayong mahal tayo ng Diyos? Siyempre, naniniwala tayo dun. Ang sarap ng pagmamahal ng Diyos at ang gusto niya ay para maging lubos ang ating kagalakan dahil alam natin na mahal tayo ng Diyos. Kung tayo ay mahal ng Diyos, sino pa ba ang magmamahal sa Diyos? Kundi lahat tayo. Lahat-lahat, pati mga kinaiinisan natin, pati mga baliw, mga kawawa sa kalsada, pati mga dukha, mayayaman, mahirap, pati mga kurap, mga sinungaling, lahat ng mga makasalanan, mahal ng Diyos. Kaya, dapat lang na ipakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon at yan ay sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa Kanya at sa pagmamahal natin sa kapwa natin. Either masama man yan, ano pa man ang ugali niyan, ano pa man ang kung gaano man tayo naiinis sa Kanya, kaya dapat natin siyang mahalin. Ika nga, love one another. Yun lang. Amen. Success ang research. Good evening po, Ninang Julie. Welcome natin si Ninang Julie. Welcome. Na-mute kayo, Ninang. Na-mute. I-unmute niyo po. Unmute po. Ayun. Okay na. Hello po. Yes po. Oh, miss na namin kayo. Okay na po. Naririnig na po.
Okay na po. Ah, sige, ikaw, Ninang, dagdag ka. Hindi pa tapos na. Oh, ginawa ko. Grabe ka nyo yung katapasok. Wala na eh. Nakikinig na lang yun ako next time na lang. Sige lang po. Pa, ganda kayo. Huwag kayong umalis. Si Brother Gary, asa lang. Sino next? Si Brother Gary. Bro, pa-unmute po. Ako, sabi po ng Panginoon, siya ang humirang sa atin, siya ang pumiling sa atin, hindi tayo ang pumiling sa kanya. Kaya pinakita niya yung pagkakita niya ang pumiling niya sa atin. At pamahagi natin yung pagkakita natin sa bawat isa. Ibahagi natin. Kahit sino pa yan, mahalin natin ang kapwa natin, kaya naman siya kasama. Kung sino man siya, at kung kaawalin mo, mahalin mo. Kahit mahirap, kitakitan, mahalin natin. Upang yung hiling natin sa Panginoon, sa pangalan niya, pagmamahalan po. Ikalat natin kung sa mahal mo lang sa pamahalan. Sa lahat po. Pagmamahalan po. Yun lang po. Amen. Sir Sheda, Louie, dadagdag ba kayo? Hindi, lahat na yan magaan. Dagdag lang, dagdag daw. Gospel. Yung sa from first reading, second reading, hanggang gospel, puro ang pinahayag dito pag-ibig ng Panginoon. Sabi nga, sabi sa first reading, umuwa ka lang ng tama, umuwa ka ng nakakalugod sa Panginoon. Meron ka, papasok ang second reading, meron kang pagmamahal. Pag meron kang pagmamahal, nasa Diyos ka. Yun yung ano dun eh. Kasi pagka nasa Diyos ka, marunong ka magmahal. At pag marunong ka magmahal, mas madali sa yung gumawa ng mas tama tsaka ng mabubuting bagay. Yun lang. Amen. Sa akin naman, ang masabi ko lang magmahalan kayong lahat. Magmahalan tayong lahat. Kasi yun yung utos ng Panginoon eh. Mahalan tayong lahat. Yun lang. Magmahalan. Winner. Ilin, alam mo. Oh. Nahanap yung kodigo niya. Ako po ba, Chef? Ayaw mo ba? Sino po ba? Nakang tayo lahat.
kay ano, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. So, puro pag-ibig yung tema ng ating mga readings ngayon. So, dito, sinabi niya, humayo kayo. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Kaya sinasabi niya na pinili ko kayo. Kumbaga, parang hindi ka pa man na ipinanganak, meron nang nakaatang sa'yo, or kung paano ka lumaki, or paano ka ano, ito na yung may nakalaan ng buhay para sa'yo. Yun yung parang yung pagkakaintindi ko dito na siguro kung ano man tayo ngayon, yun na yung inilaan ng Panginoon sa atin. So napaka sa akin, sa sarili ko, napaka ayos na ng inilaan yung buhay sa akin. Nagpasalamat ako kasi at least sa ganitong edad namin, mas lalo pa namin siyang lubos na kilala. Napasok kami dito sa CIO. Parang napakalaki na ng tulong na nadagdagan yung aming kaalaman. Lalo pa kaming natuto talaga na marami kaming natutunan na mga ano, na kung paano namin isabuhay yung mga aral na natutunan namin dito. So parang napakalaki na ng naitulong sa amin. Hindi lang din naman siguro sa amin, sa ating lahat na napasok dito sa community. Parang napakalaking bagay na nandito tayo. So parang hindi na ganun kahirap sa atin yung inuutos niya na magkibigan tayo. Kasi kahit na ramdam mo na eh, na parang kapag may nangyayari dun sa mga kasamahan mo, humihingi ng prayers, parang hindi mo na talaga kayang hindi sila ipag-pray. Kasi ako, na nakita ko na sa sarili ko nung mga time na yun nga, yung may mga sakit kayo, Chef, sis Jess, yung husband niya. Pero hindi na talaga ako nakakatulog nang hindi ako nagpipray talaga, na ipagpray yung mga taong humihingi sa akin ng panalangin. Parang sabi ko, napakaano pala kapag may mga ganito ng gawain na alam mo na may kailangan ka ng ipagdasal ng mga tao. Doon man lang sa prayer mo na yun, matutulungan mo sila na gumaling sila. Diba, napakalaking ano na kahit pa paano nakakatulong ka na, kahit doon man lang sa mga prayers na natutunan ko dito sa community, napakalaking bagay na po. So parang sa pagpatuloy ng pag-aaral na to, siguro mas marami pa akong dapat matutunan tayong lahat. So napakalaking bagay na ito, pinili niya ako na maging miyembro ng community na to. So, thank you din po. Yun lang po. Ako na. Ayun, sa akin naman po yung gospel. Sabi nga ni Sister She, from first reading up to gospel, lahat sila, tinutukoy nila yung pag-ibig. Sa first gospel, sinasabi doon na kung ano ang kalalagyan, meron kang sa kinalalagyan mo ngayon, hindi yan dahil sa'yo, pero dahil yan sa pagmamahal ni Lord sa'yo. Sa second reading naman, sabi, si Lord ang unang nagmahal sa atin bago natin siya mahalin. Kasi yung puso natin, para siyang repertoire. Isa siyang lagayan na kailangan mong punuin ng pagmamahal. Siyempre, you cannot give what you do not have. Hindi ka makakapagbigay ng pag-ibig sa ibang tao, lalo na sa sarili mo, kung wala, unang-una, wala kang pagmamahal. Sabi nga ni Sis Lynette, di ba?
na yung nararanasan niya ngayon na pagmamahal sa mga tao na nakakasama niya sa community. Yung way ng pagdadasal niya para sa ating lahat is pag-ibig na yon. And paano siya nagkaroon ng pag-ibig sa atin? Dahil sa pag-ibig na nararamdaman niya galing kay Lord. So, yun yung tingin kong gustong ipaabot nung second reading na yun. And sa gospel naman, syempre, kailangan batiin ko muna kayong lahat ng Happy Mother's Day. Ayan. Thank you. Sister Shet. Sis Linnet. Shepherd. And Sister Julie. Ayan. Yes, Happy Mother's Day sa inyong lahat. Nakamute na ba ako? Dahil, yes, okay po. Narinig namin kayo. Okay, so, okay. Siningit ko na rin yung Mother's Day kasi katulad ng pag-ibig ng mga nanay, ganyan din yung pag-ibig ni Lord sa atin. Diba? Kayo sa sarili nyo, alam nyo kung gano'n nyo kamahal yung mga anak ninyo. Diba? And kung gano'n nyo kamahal yung mga anak ninyo, ganyan tayo kung mahalin ni Lord. So, ang pag-ibig ni Lord, ano yan? Unconditional. Katulad ng pag-ibig niya sa mga anak niyo. Yun yung tinatawag natin na agape. Yung pagmamahal niyo sa mga asawa niyo, yung pagmamahal natin sa mga asawa natin, ayan yung eros. Yung romantic love. Sa makakilala natin, friend bond, yung philia. And then, storge, yung sa mga taong kilala lang natin by name. Pero, walang bonding talaga katulad ng friendship, romantic, unconditional love na meron si Lord para sa atin. So, ayun nga. Kung gano'n nyo kamahal yung mga anak nyo, I'm sure, ganyan din tayo kamahal ni Lord. So, alam ko, kung gano'n kalaki yung pagmamahal na binibigay nyo sa mga anak nyo, ganyan din kalaki yung pagmamahal na binibigay sa atin ni Lord. So, kung kaya niyong ibigay yung buhay niyo para sa mga anak niyo, ganun din yung ginawa niya para sa atin. That is unconditional love. Diba? Para kay Lord, sinabi niya sa gospel na kaibigan niya tayo. So, minahal niya tayo bilang kaibigan. Pero, diba, sa panahon natin ngayon, pag sinabi natin kaibigan, minsan hindi mo alam kung ano yung level ng pagkakaibigan na yon. Merong level kasi ng pagkakaibigan na ginagamit mo lang siya dahil kailangan mo siya. Friend mo siya dahil may kailangan ka sa kanya. Friend mo siya dahil nakakatulong siya sa iyo. Or friend mo siya dahil importante siya talaga sa iyo. So, para kay Lord, ibang klase yung pagkakaibigan na in-offer niya sa atin kasi buhay niya yung kapalit ng buhay niya yung kapalit ng pagkakaibigan na yon. And for that, masasabi natin na sobrang laki ng pagmamahal niya sa atin na kailangan nating malaman lahat ng mga gusto niyang ipahatid sa atin. Lahat ng mensahe niya kailangan malaman natin. Kaya tayo siguro merong Bible study ngayon para malaman pa natin, mapalawak pa natin kung gaano niya tayo, mapalawak pa natin yung kaalaman natin kung gaano niya tayo kamahal para makapag-spread din tayo ng love sa ibang tao. Kasi nga sabi ko, di ba, it's a repertoire na hindi, na kailangan mong punuin na hindi ka makakapagbigay ng pagmamahal na yun kung wala ka sa sarili mo. Lalo na kung hindi yon nag-uumapaw. So, para mapag-umapaw yung repertoire na yon o yung lagayan na yon, eh kailangan nating patuloy na mag-aral ng salita niya. So, salamat dito sa community na to dahil nagkaroon tayo ng chance para mapagpalawak or mapalawak natin yung kaalaman natin tungkol sa pag-ibig ni Lord. And in that way, ma-explain din natin sa ibang tao na mahal tayo ni Lord, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at sa puso natin. Yun lang po. Amen. Amen. Amen.
Amen. Brother Leo, may dadagdag ka pa? Tapos na. Excuse me. Sino pa? Excuse me. Mga brothers and sisters. Yes. Sige po. Gusto ko lang maipaabot sa inyo. Ako natutuwa kasi inano nyo na magkaroon ng Zoom meeting, di ba? Ganito. At maipagpatuloy ng light cell health. Gusto ko na noon pa na mag-join. Kailang pag naiisip ko yung pandemic, hanggang ngayon masyado akong emotional. Alam mo, magpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos kasi sa kabila ng lahat, kahit nakaranas ako ng nagkasakit ako, halos nung magsimula ang pandemic last year, March, di ba wala na tayong prayer meeting, halos lahat tayo nagkahiwa-hiwalay na. Pero sa tulong at awa ng Diyos, ang dami kong ginawa para sabi, ang akala ko mga isang buwan, dalawang buwan, hanggang tatlong buwan lang tatagal yung pandemic na to. At that time, mayroon akong sakit. Pero alam mo, wala akong ginawa kundi manalangin. Walang oras na nandito ako sa kwarto ko na hindi nananalangin. Walang sandali na hindi ako, although na sila nakarating na rin naman dito sila siya at saka sila ano nung time na yun kasi nagbibigay kayo ng mga ayuda. Pero lahat ng ibinigay na ayuda sa amin is pinamigay ko rin lahat-lahat lalo na dun sa mga talagang walang makain. Kaya lang kami mga kasawa, hindi na talaga, lalo na ako, hindi ako pinapayagan na umalis. Hindi ako nakakarating kung saan-saan. Ang nangyari, gusto ko lang ipaabot sa inyo yung nangyayari kasi baka sabihin niyo eh bakit ganoon? Ano bang tawag doon yung na-appoint kami bilang isang ano sa tama, masyado na akong blackout ngayon sa totoo lang. Pero sa araw-araw yung first reading kasi ang tinake nyo ngayon is para bukas, di ba? Kasi anticipated mass kanina para bukas ang tinake natin ngayon is Sunday gospel first reading, second at saka yung gospel. Yan ang tinake nyo ngayon. May tanong ko, di ba? So ang sa akin siguro ang masasabi ko sa mga nangyayari ngayon at ang dami na rin nawala sa atin na hindi natin nabigyan ng panahon na makadalaw tayo or sa mga kasama natin. Pero ako nalulungkot lagi kasi sabi ko baka mamaya susunod na. Di pa ninang. Pagal pa yan, Inang. Hindi kasi. Kailan mo kay Brother Fred. Kasi yung edad ni Brother Fred talagang alanganin na. Pero maano ka kasi na nangyari natin ang kalaban natin. Hindi natin nakikita yung kalaban natin eh. Pero sa tulong at awa ng Diyos sa buhay natin, malakas ang ating pananalig kasi yun ang sinasabi nga sa araw-araw na kailangan. Manalig ka lang at manampalataya. Yung pag-ibig sa Panginoong Diyos ay kailangan. Kasi tayo, hindi tayo ang hinahanap ng Panginoon. Lagi na siya sa puso natin. Dapat tayo lagi nating iisipin na hinahanap niya tayo at kailangan lalong hahanapin natin lagi siya. Kasi andyan lang siya pero at paparamdam lang siya pero tayo maraming mga
na kung iisipin mo, napakasama na ng mundo ngayon eh. Hindi na, hindi wala kahit na nakikita natin ngayon ang pandemic. Grabe na yung nangyayari ngayon. Hindi ko alam kung paano ko, ano kasi yung, kaya ako nakapag-join na ngayon, nung mabuksan ko dahil mag, kasi pagkaganito oras, mahihiga na ako talaga, matutulog na ako. Nung mabuksan ko yung, bakit napakarami na palagay na Twin Bill Light Shell, Twin Bill Light Shell. Doon ko binuksan. Kaya sabi ko, teka nga, tingnan ko nga kung ano. Kaya medyo natagalan din ako ng pagpipindot dahil mayroong passcode kayo na nilalagay. Hindi kagaya ng ginagawa ng ano namin dito na madali lang, isang pindot mo lang lahat kapag ano na. Kaya lang yung iba maingay kasi hindi nga nila kayang gamitin kung ano, kung paano gumamit. So sa ngayon, alam mo, minsan hindi ko alam kung paano pa i-explain sa inyo lahat. Gusto kong tawagin kayo lahat dito sa bahay ko. Pero sabi ko, paano? Sapat na ba yung itong ginagawa natin? Sa palagay nyo, sapat na ba ito? Hindi pa rin matutuwa sa atin talaga ang Panginoon kasi lahat kayo, ano eh, yung damang-dama nyo yung pagmamahal ng Diyos. Damang-dama nyo na naririyan lang siya na kailangan natin talaga siya. Kami ng ninong mo, kaya si ninong mo. Si brother sa amin nandun sa labas, laging nag-Netflix yun. Wala nang tigil ng pag-Netflix. Nagro-rosaryo ako mag-isa. Nananalangin ako mag-isa. Palipat-lipat ako ng kwarto sa itaas. Tapos dito, alam mo, para lang maiayos ko ang sarili ko. Ang ginagawa ko, binubuhos ko doon. Kahit hindi ako makakilos, ginagawa ko lahat ng dapat gawin para lang ma-enjoy ko yung sarili ko. Parang ano na ako, yung hindi na ako makakilos kasi yung bewang ko, yung sinasabi ko na kasakit ko, yun yung hindi ako nakapag-densitometry. Yun ang advice ng doktor sa akin na makapag-densitometry ako. Pero hindi nagawa dahil sa pandemic, hindi ako makapunta ng Marikina Valley. Pero wala, hindi rin nalaman kung mayroon doon o wala. Yun lang naman ang isa na dapat gawin sa akin. Pero sa pananalangin na na-solve lahat yung nararamdaman ko, although na pagkahiga ako, kailangan aalalay ako para makatayo. Aalalay ako. Lahat ng ginagawa ko, hindi na ako halos kagaya ng dati na maliksi, nakakapag-heals, nakakapag-ano. Ngayon hindi, wala. Kumbaga, ano, sabi ko, hindi ko iniisip kung tatagal pa or what, hindi ko alam. Pero humihingi ako ng extension sa sarili ko na sabi ko, Lord, bigay mo sa akin, kaya ako araw-araw talagang ginagawa ko na lahat ipagdasal, lahat ng mga kapatid natin ipinagdadasal ko. Yung dito nga lang, hindi, sa ngayon, wala na akong communication kahit kanino, di ba? Kumustahan na lang, Facebook to Facebook na lang, di ba ganon? Pero yung ganitong ginagawa natin, siguro magtutuloy-tuloy na tayo. Tsaka, hingin nyo lagi na mawala na ang pandemic na to, na wala na lahat, na hindi na mabalik sa ECQ or sa, you know, dapat matuloy-tuloy na. Within this year siguro, ang ina yung sinabi nga ng pare kanina, bukas yun ang pinakahuling ano na kailangan daw is isipin natin na isang taon, one year na tayo, o di ba, magto 2 years na yata, magto 2 years. Alam mo, sa ngayon, yung iniisip ko na lang ayon, gusto ko magkaroon uli ng Bible study dito sa bahay.
gusto ko tawagan kayo isa-isa na saan kayo pa magpa-park, saan kayo mag-ano, kasi hindi inayos ko yung paglalagyan ng yung mga 10 couples pwede eh. Yung basta mag face to face lang. Kaya lang iniisip ko baka magkaroon tayo ng problema kaya hindi ko kayo matawagan. Kasi mahirap pag nakaganito na ano, although na kung talagang nag-aaral ng gusto, pwedeng-pwede nating gawin. Mahaba na yung sinabi ko sa inyo lahat, pero parang nonsense yung mga sinabi ko. Kasi about pag-ibig. Kinig po kami. Kasi about love, ang love lagi, nandun lagi sa gospel eh. Mula sa simula hanggang sa huli, puro pag-ibig ang gusto ng Diyos. Doon sa pag-ibig na yung gustong-gusto niya, hindi ma-express mo yung love mo sa sarili mo sa iba, yung sa tulong na pagbibigay o pag-aabot ng maliit o marami o malaking tulong para sa iba. Yun yung gusto na ng Panginoong Diyos yun, na magbigay ka. At siya ang susukli sa iyo ng marami. Ganun. Next time, sa susunod na Sabat, every Saturday ba ang ano natin? Opo. Opo, Nina. Tuwing Sabado. Tuwing Sabado. Opo. Nung last na nag-invite yata kayo kay Ninong mo eh. Nag-invite kayo ano, Boboy, nag-invite ka kay Ninong mo. Pero never siyang nagsabi na ganito ganun. Nakita ko na lang 'yun sa light cell. Oh, hindi mo matanda 'yun. So siguro next time sa susunod na Sabado, iko-confirm ko lahat sa inyo na tutuloy-tuloy na ako ng pag-attend dito. Sana hindi na tayo magkahiwa-hiwalay pa sa tulong at awa ng Diyos ito. Amen. Thank you, ito na lang. Para medyo wala naman yatang oras kayo eh. Hanggat may oras, pwede. Opo. Wala nang uuwi sa mga bahay. Wala. Sige. Okay, ganun na lang siguro. Kaya agaan na lang konti. 8. Hindi kasi nga, may sinulat ako kanina. Sa bagay, ipinorward ko ito sa Facebook ko kanina eh. About sa pananalangin, hindi ba? Pinorward ko ito sa Facebook kanina. Nandun doon sa account ko sa Facebook about yung 4 na dahilan ng ating pagdarasal. Di ba yun yung tinatawag na acts? Opo. So, inilagay ko doon, kung mababasa nyo, nandoon lahat, nandoon sa account ko. Kung paano, para mas madali natin sa pananalangin, mas madali natin maihayag yung damdamin natin kung paano natin sisimulan ang pananalangin. Nandoon, nilagay ko doon. So, mabubuksan nyo na lang yun after na matapos na itong ano natin. So, next Saturday, mag-join ako sa inyo. Thank you po. Okay, thank you. Happy Mother's Day sa lahat. Sa lahat ng nanay. Teka, hindi ko matandaan si ano si yung moderator natin ngayon. Ako po. Si Shara. Ako. Tapos yung isa yun. Share na tayo. Yung nagsalita kanina. Yung nagsalita kanina, anak. Brother Candy. Yung naabutan ko na nagbabasa ng ano, sino yun? Pinaka... Sister Jess. Ako po, Sister Jess. Nakapunta na yan. Ninang dyan. Sino? Tingin ko na. Si Brother... Ito ba? Si
Grabe. Oo. Apo. Hindi kita matandaan. Papunta na po yan dyan. Yung anniversary natin. Sister ano? Jessica po. Jessica, yes. Oo. Ito mga sabi sa sasakyan. Lagi po ako sumasab, lagi po kami sumasabay sa iyo sa sasakyan. Nakikisakay mo yan. Hindi, pangalan lang naman ang hindi ko matandaan. Pangalan lang, pero yung face niyo. Dati. Oo. Talagang ano, nare-recall ko lahat. Sister Jess and Brother Gary po. Si Brother Jess ga. Ay, ito, kayong mag-asawa. Alam ko na. Oh, ay, nagsama lang po. Oo, hindi ko alam. Hindi ko na matandaan. Tapos, Brother Leo, kumusta ka na? Sister Lynette. Oo, yung dalawang, yung inaanak ko, si She, at saka si, tinan mo yan, no? Ah, nakalimutan pangalan. Tandaan pa talaga ako. Si Bupoy, si Evelyn. Si Louie. Si Louie, yes. Si Louie. Oo. Ata na po. Wala ng buhok. Magkapit-bahay na kami niya, Nina. Bakit? Dito na sila nakatira sa tabi namin. Nakitira ako sa ate. Nakikitira. Nakikitira po lahat, Evelyn. Talaga, wala na dyan sila, ano? Kayo ang pumalit? Opo. Kina brother, yung brother, sister Jem, wala na? Nakitap na po sila. Kabilang na ng bahay po. Ah, okay. Oo. Yung bahay ko sa Antipolo, tirahan na lang natin lahat. Okay, natuloy na natin yung sharing. Sige po. Sharing na si Sir Gia. So, hindi siya masulit. Keep sharing. Ay, sino ba yung gospel? Di ba si Jess at si Gar? Ikaw na. Jess Gar. Ang salita ng Diyos sa aking buhay. One, itinuturing ko ba ang aking... Shepherd, tunay na ba to? Mamaya, mali na naman to, ha? De, totoo na yan. Practice lang yan, sis. Totoo na yan. Ano yan? Review. Mamaya yung actual. Ang salita ng Diyos sa aking buhay. Number one, itunuturing ko ba ang aking sarili na kaibigan ni Jesus? Paano kung nadarama ang kanyang pakikipagkaibigan sa akin? Number two, paano kung ipinakikita ang pakikipagkaibigan sa kanya? Number three, namumunga ba ako sa pag-ibig sa aking buhay? Namumunga ba ako ng pag-ibig sa aking buhay? Taglay ko ba ang mga bunga ng pag-ibig sa aking buhay? Number four, gano'ng kadali sa akin ang ibigin ang aking kapwa tulad ng pag-ibig sa akin ni Jesus? Ano ang nakikita kong pinakamalaking balakid? Pisahan, wala. Wait lang. Number one, itinuturing ko ba ang aking sarili na kaibigan ni Jesus? Paano kung nadarama ang kanyang pakikipagkaibigan sa akin? Yes, tinuturing ko. Hindi lang tinuturing ko din siyang hindi lang kaibigan, kundi ama, tatay, magulang. Kasi kung paano ko nasabi, Ramdam ko lahat ng pagmamahal niya sa akin. So, hindi lang sa akin kundi sa pamilya ko. Ramdam ko lahat ng mga yung araw-araw na pagdarasal ko, yung mga kahilingan, yung mga blessings na binibigay niya sa akin.
nadarama ko na kahit anumang mangyari is nandiyan lang siya sa tabi sa akin. Basta patuloy lang ako nagtitiwala at patuloy lang ako mananalig sa kanya. Hindi niya ako iiwan bilang anak or bilang kaibigan niya. Nandiyan lang siya para sa akin. Nandiyan lang siya para sa pamilya ko. Ano man ang mangyari, ano eh, basta yung feeling na makikipag-usap ka lang sa kanya, yung heart-to-heart na pakikipag-usap mo sa kanya kahit di mo siya nakikita, ramdam mong nandyan siya lagi para sa iyo eh. Si hindi niya naman, hindi lingit sa kaalaman niyo na ang pamilya ko, lalo na sa amin mag-asawa, is napakaraming balakid talaga. Saksi yung class 95 dyan. Pero sa kabila ng lahat ng yun, hindi niya kami pinapabayaan, hindi niya kami iniwan. Andyan siya, laging nakagabay sa akin. At nararamdaman namin yung pagmamahal niya sa akin at sa asawa ko at sa buong pamilya ko. Yun lang po. Next, go! Ako na naman. Namumunga ba ako ng pag-ibig sa aking buhay? Ano ko ba ang bunga ng pag-ibig sa aking buhay? Ako po, namumunga po yung pagmamahal sa araw-araw sa aking pamilya, sa aking trabaho, sa lahat. Okay, ako na po siya next. Ano sa mga? Pangalawa. Paano kong ipinakikita ang pakikipagkaibigan sa kanya? Paano ko pinapakita? Pinapakita ko yung pakikipagkaibigan ko sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdadasal. Tuwing may mga time, hindi lamang sa gabi, hindi lamang mga oras na naliligalig ako, talagang, Lord, parang ganon, parang kaibigan ko lang siya na kinakausap ko, Lord, payapain mo naman yung sarili ko, kung ano yung mga nagaganap sa paligid ko, as in talagang siya talaga agad yung inaano ko na, Lord, ano ba to nararamdaman ko, tulungan mo naman ako, payapain mo ako, kung may mga nangyayari na basta may mga naiisip lang ako na hindi maganda. As in talagang, Lord, para lang ako nagtatawag ng ano. Kasi parang naisip ko naman na din na hindi ka lang naman din nakikipag-usap na Panginoon siya, kaibigan siya, ama siya, kapatid siya. Lahat parang ganun ko na siya itinuturing. Kaya mas maganda daw na nakikipag-usap ka sa kanya, parang kaibigan mo lang siya, na tinatawag mo siya. So parang natutunan ko na ngayon na pag may nararamdaman kang hindi maganda, mayroong mga pangyayari sa buhay mo, tumawag ka lang agad sa kanya. Maya-maya napapayapa na yung isip mo na talagang nako-comfort ka na agad, hindi ka na naliligalig sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. So napakalaking bagay na naiisip ko na kaibigan siya, kapatid siya, anytime pwede ko siyang tawagin, na kapag kailangan ko siya, matatawag ko siya, nandyan lang siya sa tabi ko. Yan lang po. Salamat. Itunuturing ko ba ang aking sarili na kaibigan ni Jesus? Paano kung nadarama ang kanyang pagkikipagkaibigan sa akin? Itunuturing ko ang aking sarili na kaibigan ng ating Panginoong Jesus. Paano? Hindi niya ako pinababayaan. Mga maliliit, malalaking bagay, damang-dama ko. Hindi ko na iisa-isahin, pero ramdam ko na andyan lang siya. May hingiin ka man, may wala ka mang hingiin, ramdam mo na mayroon siyang mga binibigay sa'yo.
na kahit hindi mo hinihingi, basta pangangailangan mo, dumadating. So, doon ko nadarama na andyan lang siya, kaibigan ko siya. Kaya ang ginagawa ko, kinakausap ko siya bago ako matulog. Kahit sa kahit hindi sa dasal, basta kinakausap ko lang siya, yung sarili ko lang na para parang kaibigan nga na kinakausap siya, ganun. Nagpapasalamat para kasi nga sinasamahan niya sa lahat ng oras. Parang tunay nga na kaibigan na nandyan sa tabi mo. Although hindi mo naman siya nakikita, pero ramdam mo na nandyan siya. So salamat at mayroon akong isang kaibigan na nandyan sa tabi ko sa lahat ng oras. Yan lang po. Amen. Amen. Kami na. Bago ako mag-share ito muna, basahin ko lang ito sa inyo. Ito kasi yung ngayong week na to, ito yung parang ipinaabot sa itong week na to, yung paglilinis ng kaluluwa ang dapat bigyan pansin. Ganun na lamang pagmamahal at pag-iingat ng tao sa kanyang katawan. Hanggang makakaya, bibigyan ng tao ng luho ang kanyang katawan at gagawin ang lahat para iligtas ito sa sakit at hirap. Ngunit hindi lamang puro katawan ang tao. Nilalang ng Diyos ang tao na may katawan at kaluluwa. Sa makatuwid, kung binibigyan natin ng halaga ang ating katawan at nililinis ito, mas lalo din nating aalagaan ng ating kaluluwa. Kung pinakakain natin at binubusog ang ating katawan para maging malusog, ganun din dapat ang ginagawa natin sa ating kaluluwa. Kung paano natin linisin ang ating katawan, ganoon din dapat tayo sa ating kaluluwa. Binigyan ng Diyos ang tao ng lahat ng bagay para sa kanyang pamumuhay. Binigay ng Diyos ang lahat ng pagkain para sa ating katawan gaya ng isda, karne, gulay at marami pang iba. Hindi maaaring pabayaan ng Diyos ang ating kaluluwa at hindi ito bibigyan ng pagkain. Kaya mayroon tayong 10 utos ng Diyos at 7 sakramento bilang mga pagkain at bitamina para sa kaluluwa. Darating ang araw na mamamatay tayo at maglalaho. Kakainin ng lupa ang ating katawan, ngunit ang ating kaluluwa ay kakatok sa pinto ng langit at haharap sa paghuhukom ng Diyos. Sa panahon ng paghuhukom, ang mga payat at wala sustansyang kaluluwa ay itatapon sa apoy ng impyerno at maghihirap ng walang hanggan. Samantala, papapasukin naman sa pinto ng langit ang malilinis at malulusog na kaluluwa upang makasama ng Diyos sa walang hanggang kaligayahan. Hindi masasarap ang pagkain at payat ang katawan basta malusog ang kaluluwa. Hindi baling maitim ang kutis basta malinis ang kaluluwa. Hindi huhusgahan ng Diyos ang kalusugan ng iyong katawan bagkus kung paano mo binusog at pinalagaan ang iyong katawan. Kumbaga, makikita mo yung kung ano tayo, yung pag-ibig ng Diyos. Kumbaga, lahat inihanda niya para sa atin. Kumbaga, nasa sa atin na kung paano natin susundin yung kanyang gusto para sa atin. Ang sharing ko pa ito, yung itinuturing ko ba ang aking sarili na kaibigan ni Jesus? Yun nga, nasabi na rin nga ninyo, narinig ko kanina na hindi lang kaibigan, kundi pwedeng sa mga panahon ng pagipitan, sa mga pagsubak na dumarating sa akin, talagang wala akong ibang nilalapitan kundi siya. Kaya hindi lang masasabing kapatid, magulang, pagka nasa kagipitan ako, talagang sa kanya lang ako lumalapit. Dahil sa kanya ko nararamdaman na pagka yung may sakit, lalo na sa panahon ngayong pandemya, naranasan namin nagkasakit kami mag-asawa, talagang hindi ka naman natatakot, pero nandun pa rin yung pangamba mo na baka nararamdaman namin ay COVID dahil lahat ng symptoms ay nasa amin. Yung lagnat, ubo, sore throat. Kumbaga, kung siguro wala akong pananalig sa kanya,
at hindi ko siya itinuturing na kaibigan at hindi ako sa kanya nahihiya na halos maya't maya nagdadasal ako para humingi ng tulong, humingi ng awa para pagalingin na yung nararamdaman namin ni Brother Kuboy. Dahil ang ikinatatakot ko noong mga panahon na yun ay magkasakit yung aking buso. Sabi ko, noong mga panahon na yun, sobra ang walang hospital na halos tumatanggap. Kaya talagang naranasan ko dun sa panahon na yun, pagkakasakit namin, kung paano ako lumapit sa kay Jesus bilang kaibigan, bilang magulang. Talagang maya-maya ako nagdarasal na sana wag naman COVID yung nararamdaman namin dahil ako meron din akong mga karamdaman na pag tinamaan ka talaga nun, eh wala. Hindi, sabi nga ni Ninang Julie, hindi mo alam kung sa dami nang nawala sa community, talagang napakahirap mag-isip pagka meron kang nararamdaman na gano'n. Kaya dito sa tinuturing ko ba yung aking sarili na kaibigan ni Jesus, yes na yes ko ako dito. Dahil talagang sa kanya lang ako lumalapit. Hindi lang sa nagkakasakit ka, sa araw-araw na pagdarasal, talagang sa kanya talaga ako humihiling. Humihiling ng proteksyon para sa aking mga anak dahil mga wala dito iba, hindi namin kasama. Talagang kumbaga kampante yung kalooban ko na pag ako nakapagdasal sa kanya, sa umaga, sa gabi, magpasalamat, talagang kumpleto yung araw mo. Kaya talagang kailangan talagang hindi ko talaga siya pwedeng hindi ito rin na kaibigan. Dahil lang kaibigan, lahat ng problema mo alam. Lahat ng napagdadaanan mo, kaibigan mo din yung nakakadamay. Kaya nandiyan si Jesus para sa akin sa araw-araw. Yun po. Amen. Yung din sana share ko eh. Kaya lang, sabi na lang shepherd niya. Kaya, tingin ko naman, dito na lang ako sa number 4. Gaano kadali sa akin ang ibigin ng aking kapwa? Yes, madali po akong umibig sa kapwa. Kaya ho, napakarami ng aking kaibigan dahil sa pag-ibig. Diba? Kaibigan. Yes. Kaya lang nga po, may tanong dito eh. Ano yung nakikita kong pinamalaking balakid? So, ang nagiging problema ko po dito, kung hindi nakaibig-ibig yung mga kaibigan kong dapat ibigin, medyo nawawala ho yung pag-ibig, nababawasan. Sa halip na gayahin ko si Jesus na ipakita na ibigin mo yung mga hindi ka nais-nais at hindi ka ibig-ibig, eh kaya nga lang, bilang tao ko minsan, hindi ko kayang tularan yung pag-ibig na ginagawa ni Jesus. Kaya ito yung napakalaking kasalanan na nababawasan yung pag-ibig ko doon sa mga kaibigan kong hindi ka ibig-ibig at hindi na ka nais-nais. Kaya pag nananalangin ako, dapat sabi ko, dapat matularan ko si Jesus na manatili yung aking pag-ibig doon sa mga kaibigan kong hindi na ka ibig-ibig at hindi na ka nais-nais. So yun lang po. Ganda ng tawa nila dito. Oh, next! Ay, hindi na magtuturo. Sino ready? Tagal naman ni Louie. Ako na. Ninang, pag-ready ka na. Sabi ka lang. Yan lang muna eh. Oh, yung number 4 din. Gaano kadali sa akin ang pangibigin ng aking kapwa. Tulad ng pag-ibig ni Jesus. Para sa akin, ano naman, madali rin naman ibigin, umibig sa kapwa, di ba? Sabi nga ni Kuya Buboy, kung kaibig-ibig talaga yung kapwa, talagang ibigin natin. Yung balakid, madami talagang balakid. Minsan nga, hindi lang sa ating kaibigan eh. Nasa pamilya pa natin. Kaya dapat ang panlaban doon, manalangin lang tayo. Yun lang po para sa akin. Para sa iyo yun ah. Check na. Ako number 4 din. Gaano kadali sa akin na ibigin ang aking kapwa. Napakadali lang
kahit sinasabi ng mga laging first impression sa akin is maldita ako, suplada ako. Pero mabilis akong, kumbaga, mapalapit sa tao. Pero once na may nakita, ang balakid naman sa akin, pag may, yun nga, gaya ng sinabi ni Kuya Buboy, sabi ni Louie, pag may hindi ka ibig-ibig sa aking kapwa, medyo, ano na ako, medyo luma na tinatabangan na ako. Pero di ba sabi nga ng Panginoon, ibigin mong yung kapwa kahit na hindi siya kaibig-ibig, pero parang ka-plastic, para sa ating mga tao, di ba, ka-plastic ka naman yung mamahalin mo kahit hindi naman kaibig-ibig. Yun nga sabi ni Louie, hindi lang sa kaibigan yun, pati sa pamilya. Pag hindi naman kaibig-ibig, minsan, yun nga, idadaan mo na lang sa dalangin. Ako pinag-pray ko na lang pag may mga ganong tao na minsan inibig ko, tapos dumating yung time na hindi na sila kaibig-ibig talaga para sa akin, para hindi lang ako magkasala, pinagpe-pray ko kay Lord, ilayo mo na lang sila sa akin, Lord. Huwag mo na sila ipakita sa akin. Yun lang yung, yun ang pinipray ko pagka may mga ganong nararamdaman na ako sa tao. Ilayo mo na lang sa akin, Lord, yung ano. Kasi paghabang nakikita mo yung mga tao na hindi na kaibig-ibig sa'yo, nagkakasala ka palalo eh. So, yun na lang yung prayer ko parate pag ano, huwag mo na ipakita sa akin yung mga tao hindi naman kaibig-ibig. Yun lang po. Kaya ba tayo, Louis? Yan sa akin naman. Sister siya? Oo nga eh. Hindi ako na ready agad. Ba yun? Nangungupahan na ba kayo? Nakikitira po wala, no? Sila table. Wala po yung pambayad ng upa, inang. Pandemic po ngayon, pandemic. Joke lang. Okay, na sister siya. Sa akin naman po yung ano, number 4. Ang question. Gaano kadali sa akin ibigin ng aking kapwa tulad ng pag-ibig sa akin, Jesus? Ano ang nakikita kong pinakamalaking balakid? So, ginaya ko na sila. So, pag sinabi kasing kaibigan ni Lord, opo, marami tayong tinuturing na kaibigan dito sa mundo. Pero hindi naman tayo sure kung yung mga kaibigan ba natin ngayon, ganun din yung turing sa atin. Diba? Mahirap na makipagkaibigan ng one-sided lang. Na ikaw lang yung may siya lang ang may value sa'yo, pero ikaw wala kang value sa kanya. Minsan kasi yung pakikipagkaibigan sa point of view natin, di ba? Parang more on feelings, more on pleasure. Kung ano lang yung makakapagpasaya sa atin. Pero hindi natin iniisip na may mga bagay na kahit hindi nakakatuwa sa kaibigan mo, kailangan mong tanggapin. Sa point of view yun ni Lord. Pero sa atin kasi pag may mga bagay na hindi na nakakatuwa, hindi ka na talaga matutuwa, di ba? By friend, friendship over na. Dito naman sa point of view ni Lord natin talaga. Siyempre, yung kaibigan natin, sila yung comforter. Sila yung sinasabihan natin ng mga problema. Kung may mga kailangan tayo, sila yung sasabihan natin. Gusto ni Lord, yun yung ituring natin sa kanya na maging kaibigan siya, hindi yung siya yung master natin. Hindi yung alagad niya tayo na kailangan niya tayong sundin. Gusto niya maging kaibigan niya tayo. Maging kaibigan niya tayo na sasabihin natin lahat sa kanya, lahat ng hinaing natin. And mapakita natin syempre yung pagkakaibigan na pinapakita niya rin sa atin. Pero yun nga, sa number 4, ang question is, gaano kadali
sa akin ang ibigin ang aking kapwa tulad ng pag-ibig sa akin ni Jesus. Yun nga, nabanggit ko po kanina yung one-sided na friendship lang. No? Katulad ng sa relationship, mahirap maging one-sided ang relationship. Lalo na kung sa friendship, diba? Na ikaw lang yung bigay ng bigay, bigay ng bigay. Minsan ganun din yung nangyayari sa atin kay Lord. Tayo lang yung hiling ng hiling ng hiling ng hiling, pero siya bigay ng bigay ng bigay sa atin. Naalala ko yung sharing ni Sister Shea nung nakaraan. Kagabi, sa after mass, diba? Si Lord, yung hinihiling mo, hihilingin mo pa lang, binigay niya na sa'yo. Diba? Ganun siya kabuting kaibigan para sa atin, which is para sa atin, parang hirap-hirap suklian. Ito nga lang na Bible sharing na, siya lang ang pag-uusapan natin, nahihirapan tayong mag-comply. Diba? Minsan, ang balakid na nakikita ko is yung faith. Sa nangyayari sa atin ngayon, yung pandemic, bilang kaibigan ni Lord, nawawalan tayo ng faith. Kaya lagi tayong natatakot. Lagi tayong nababalisa. Anxiety. Depression. Yun yung madalas na nararamdaman natin. Kasi minsan nalilimutan natin na kailangan pala nating magtiwala sa Kanya. Kailangan pala natin laging alalahanin na nandiyan lang siya para sa atin bilang kaibigan. Diba? Hindi lang siya basta siya yung master mo na dapat mong sundin, pero kailangan nandun yung faith mo sa kanya na bilang kaibigan, kailangan matindi yung pananalig mo na lagi siyang nandun para sa'yo at hindi kanya pababayaan. Ulitin ko yung sinabi ni Sister Shea, diba? Sasabihin mo pa lang, alam na ni Lord kung ano yung kailangan mo. Ganun siya kabuting kaibigan sa atin. Yun lang yung balakid na nakikita ko, it's yung faith na sana meron tayo. Para kahit na anong pagsubok ang harapin natin ngayong pandemic, hindi natin iisipin na bukas buhay pa ba ako. Sabi nga ni Sister Jess Bautista nung mawala si Brother Angie, na parang sinurrender na ni Brother Angie yung sarili niya talaga kay Lord, dahil according kay Brother Angie na kinlear na niya lahat ng schedule niya bago siya mamatay. Ibig sabihin, clear na yung schedule niya, ready na siyang mamatay. Hindi naman yun yung ina-expect natin na hilingin niya na, Lord, gusto ko pang mabuhay, extend mo pa yung buhay ko. Pero sa kanya, kinlear niya na yung schedule niya. Kinlear niya na yung schedule niya kasi tinanggap niya na lang kung ano yung siguro yung plan ni Lord para sa kanya. Kung ano yung dapat na plan ni Lord sa kanya, nagkaroon siya ng pananampalataya na alam niya na yun yung makabubuti sa kanya. Katulad din ng sharing ni Brother Boyet, di ba? Kung mamatay man siya ngayon, okay lang dahil si-surrender niya na yung sarili niya kay Lord. Lalo na nung nagkasakit siya. So, yun lang po yung sa tingin kong balakid sa atin. Kulang tayo sa faith. Yun lang po. Thank you. Shepherd, nakamute po kayo. Inang Julie. Baka yes. Mag-share kayo. Mag-share pa ba ako? Ang haba na nung sharing ko kanina eh. Ay, ganun po ba? O, closing prayer na. Masyadong, ha? Mag-share. Ayaw nyo nang magdagdag? Hindi, huwag na. Kasi yung ano naman, yung kanina, parang ano na yun eh. Over na. Sige po. Tapos na? Okay. Closing prayer na tayo. Sister Jess. Siyempre, yung gospel reader ang closing prayer. Suluhin mo na lang. Saan ni Brother Gary? Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon.
sinasamba ka namin, dinadakila ka namin. Ang iyong matamis na pangalan, Panginoon, ay marapat na siya ay aming kurihin at sambahin. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa gabing ito sa aming Bible sharing, Panginoon, Bible study, Panginoon. In God's grace, Panginoon, ay marami po kami ngayon. Nawa po ay mas madagdagan pa po ito sa masusunod na aming pagtitipon, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa buhay na pinagkakaloob niyo po sa lahat sa amin, sa buhay na at sa pagmamahal niyo po sa amin. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga ikaw ay aming kaibigan, Panginoon, at hindi mo kami pinababayaan sa lahat ng oras. Lagi ka pong nandyan sa amin. Kaya marapat na ikay aming pasalamatan, Panginoon. Maraming 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 salamat po, Panginoon. Hinihingi ko din po, Panginoon, ang kapatawaran ng bawat isa sa amin. Kami po ay mga makasalanan, Panginoon. Kaya marapat lang po kami lagi humingi ng kapatawaran dahil sa lahat ng mga pagkakasala, Panginoon, ay lagi mo kami pinapatawad. Kaya patawad po, Panginoon. Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang aming community na naway maging maayos lang po. Ang lahat ng mga kapatid namin na may mga sakit, ang mga kapatid namin na mga na pinanghihinaan ng loob, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa amin lahat, Panginoon. Tinataas ko din po sa inyo si Sister Julie, Panginoon. Thank you. Sana po, Panginoon, pagdibayan niyo po ang kanyang puso, Panginoon. Ang kung ano man po ang iyong kanyang nararamdaman, ikaw na po ang bahala, Panginoon. Alam ko pong sobra-sobra ang pagmamahal niyo po sa kanya, Panginoon. Sobra-sobra po ang pagmamahal ninyo sa amin, Panginoon. Ano man po ang balakid na kanyang nararamdaman, Panginoon, ikaw na po ang bahalang maghipo, Panginoon, upang ito po ay maalis at mawala na po ang agam-agam niya sa buhay, Panginoon. Ikaw lang po ang nakakaalam ng lahat ng mga hinaing namin, Panginoon. Ikaw lang po ang nakakaalam ng lahat upang kung kailan matatapos at kung kailan mawawala ang mga paghihirap namin, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa amin, Panginoon. Tinataas ko din po pa sa inyo, Panginoon, ang aking mga kapatid dito sa Class 95 na nawa po sila po ay maka-attend sa aming gawain kada sa Bible sharing po namin. Nang marami po silang matutunan sa iyong mga salita, Panginoon, at nang maisabuhay po namin ito. Tinataas ko din po sa inyo, Panginoon, na aming Shepherd, Shepherd Bluebird, Shepherd Evelyn. Ganon din po ang aming Grand Shepherd, si Shepherd Meng at Shepherd Randy. Panging kahilingan ko lang po, Panginoon, na mawala, na iligtas niyo po sila sa kahit na anumang kapahamakan, Panginoon, at lalo-lalo na po sa sakit, Panginoon. Napakahirap po magkasakit ngayon, kaya sana po ay palagi pong ligtas ang bawat isa sa amin. Ganoon din po si Sister Shea at saka si Brother Louie. Ang kaligtasan po ng buhay, ang kaligtasan at ang hindi po magkasakit ay napakalaking biyaya na po sa amin, Panginoon. Hinihiling ko din po sa inyo si Sister Shea, si Brother Kelvin, si Sister Lynette at saka si Brother Brother Leo. Magyan niyo po sila lagi ng kalakasan ng pangangatawan, hindi po magkasakit, ilayo po sa kahit na anong makapahamakan sa pagdadrive po ni Brother Leo, kung saan man po siya naroroon, Panginoon. Gabayan niyo po siya at i-guide niyo po siya sa na hindi po siya magkaroon ng balakid sa kanyang mga araw-araw na ginagawa, Panginoon. Ganun din po, tinataas ko po ang aking pamilya, Panginoon, ang aking asawa sa kanyang trabaho. Ingatan niyo po siya doon, Panginoon. Hindi po kami nagkakasama pero alam ko pong lagi niya po kayong kasama, hindi niyo po siya pinababayaan. Ano man po ang mangyari, pinagkakatiwala ko na po sa kanya, sa iyo, Panginoon, kung ano man po ang gusto ninyo. Ikaw na po ang bahala sa kanya doon, Panginoon. Alam ko po lagi mo po siyang ginagabayan at alam ko po, ramdam ko po, Panginoon, kung gano'n niyo po kamahal ang bawat isa sa amin, Panginoon. Tinataas ko din po sa inyo, Panginoon, ang aking panganay na anak. Lagi niyo pong nararamdaman yung sakit ng tiyan niya, Panginoon, na alam ko naman po, walang ibang doktor.
doktor ang pwedeng makagamot sa kanya. Sa kapangyarihan po ninyo sa paghipo ninyo ng iyong mapaghimalang kamay, Panginoon, alam ko pong tatanggalin ninyo ang kanyang nararamdaman na sakit, Panginoon. Alam ko pong hindi niyo po kami pababayaan at alam ko pong hindi mo kami, lagi ka pong nandyan para sa amin, Panginoon. Hindi mo kami kailanman binigo. Hindi mo kami kailanman iniwanan, Panginoon. Alam ko po, mahal na mahal mo po kami, Panginoon. Maraming salamat. Walang hanggang ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Magmula pa man po noon hanggang sa makilala at hanggang sa matanggap ka po ng aming mga puso. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito'y hinihiling ko po sa inyo sa ngalan ng iyong matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Ano? Ano ba ng prayer ko? Ang gagaling nyo na. Sobra na. Ang gagaling nyo. Sa totoo lang. Jessica, tayo. Oh. Nakakatuwa ka, Jessica. Hindi ko alam pa. Ano ka na ako siya? Experiences. Prayer after reading the Bible. Amen. A prayer ba? Lord, I thank you for your special presence as I was reading your word and pondering on it in my heart. I thank you for your opportunity to know your word and your ways better. Strengthen my will that I may put into practice what you have revealed to me through sacred scriptures. Amen. Amen. Community prayer. Almighty God, our loving and merciful Father, we lift up to you the Christ in us Catholic community. Make us a Christ-centered community dedicated to foster loving relationships as individuals, couples, and families. Guide us to live up your gospel of love. Help us to be your instruments in bringing people to Christ through worship, spiritual formation, discipleship, and fellowship. Give us perseverance and patience to cultivate in us the qualities of a good and responsible Christian. All this we pray with a trusting heart, with the guidance of the Holy Spirit, through the intercession of Mary, our Mother, in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Song. Oops.
Thank you, Sis Julie. Thank you po, Ninang. Teka, magpipicture tayo. Yeah, picture. Picture. Happy Mother's picture. Day po. Open your cams. Wow. Happy Mother's Day. Picture taking. Smile. 1, 2, 3. Okay. Waki. Kanina pa ako nagpipicture take. Hindi nyo alam, sorry. Waki. Effortless yan. 1, 2, 3. Para makalipat na sa ano. Okay. Kanina, asahan namin kayo next week, next Saturday. Okay. Basta ako, atin mo, nakahiga ako pero nakagawa.